Naranasan niyo na po ba, sir, ma-friendzone? Di ba parang, sa katagal-tagal tayo magkakilala, na-fall na ako sa'yo lahat, parang, ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano tayo, anong label natin, ano yung titulo natin. Writer, E-H, Studios. First set of questions will be coming from Sir Jojo Panaligan. Hi, Sir Jojo. Thank you. Hi, Jeremiah. Pinakinggan ko yung kanta mo. First time para lang may idea ko, pero after a while pinakinggan ko siya ng 3 times kasi sobrang na-impress ako sa ano mo, song choice mo. Anyway, sige, simulan muna natin. Sinong nagsulat ng kanta? Actually po, ang nagsulat po ng kanta is consists of Venny Saturno, Evidential, Jonggi Marcelo, and Top Zuzara. Yeah. Top Zuzara. Ang dami po nila. Kaya grabe po talaga yung lyrics. Nakaka-relate din po talaga ako. Nahirapan ka ba aralin yung kanta? Actually, hindi po. Kasi first of all po, first things first po, itong kantang ito ay inaaral na po namin bago mag-grand finals. So okay. yung top five po, inaaral na po namin itong kanta na ito na whoever wins. Ah, yun pala yun. Kami okay. Po yung kakanta nitong, kami ang mabibiyayaan itong single na ito. Opo. Okay. Anong aspekto ng pagiging singer mo ang nilabas mo dito sa rendition mo ng titulo? Actually po, dito po ako nahirapan kasi itong song na ito ay pop. Oo. Pop po. And being a soul singer and R&B, parang sabi ko, hala, paano ko ilalabas yung ganitong style of singing ko, way of singing ko, dito sa ganitong aspeto nga ng kanta and genre. Yun po, ang ginawa ko lang po talaga dito kaya maganda tong single na ito is nag-enjoy po ako. And syempre, every singer's dream po na magkaroon ng isang single po na sa akin nakapangalan, di ba, under GMA Music. Kaya, yun po, ginawa ko naman po yung best ko dun sa ano, sa kanta. At lumabas naman. Rinig. Naniniwala ka ba sa mga... You're welcome. Naniniwala ka ba sa mga titles? Kasi sa isang banda, pwedeng malimitahan ka ng isang title. At sa kabilang banda naman, at least meron kang anchor. Nasaan ka dun? Hirap sa ganyan. Siguro po, ako naman po, sir, personally, nung sumali po ako muna sa Daklas yan, throwback po muna tayo nung sumali ako sa Daklas. Ang mindset ko po talaga, sabi ko, makapasok lang po ako sa top 12, okay na ako dito. Kung mabigyan po ako ng break, okay na po ako dito sa top 12 na to. Kasi sabi ko, sobrang blessed po talaga ako, sir, na of all artists, of all aspiring singers po, ako po yung napili bilang maging top 64 po. So, siguro po, dun po ako sa... Though natutuwa ako dahil may title po ako, pero mas okay din po sa akin na kahit wala akong title, pero nabigay ko naman yung best ko dun sa ano, sa song or sa competition. Merong mga winners ng competition na after nilang manalo, gusto nilang lumayo dun sa dahilan ng pagkapanalo nila to show off their versatility, or at least yun ang iniisip nila. Ikaw ba, nasaan ka pagdating dun? Kasi sir, pagdating naman dyan, hindi mo naman, para sa akin po, hindi mo kailangan lumayo. Kasi, kaya po nandyan ang GMA and nandyan po ang GMA Music para i-guide eh. Diba? Yung artistry mo, yung craft mo, para maging, para pag sumikat yung kanta mo, alam mo na kung sino ka talaga. Alam niyo po yun. Kaya, para sa akin po, hindi mo kailangan lumayo eh, para to show off your versatility and stuff. Di ba po? Kasi napag-uusapan lahat yan. Napag-uusapan lahat. Kaya, ito po, like, ito nga pong kantang ito, lahat po ng gagawin ko dito sa kantang to, tinanong ko po muna sa GMA Music kung, Sir Kedge, pwede ko bang gawin to? Na para makita ako, makita naman ako dito sa kantang to. Though it's pop, pwede kong malagyan ng ganitong touch tong kantang to.
Yun po, nag-agree naman po sila. Sabi, oh, ang ganda pala ng combination. Doon po namin na-discover na ang ganda pala ng combination na pwede palang pop, nalagyan mo ng onting soul. Ayun tama. Po. May naririnig pa nga akong konting Broadway, parang medyo uma-a million dream siya paminsan-minsan. O po yung, ano po yung high part, high note part. Oo. Last two questions ko. Ano yung gusto mo sa mensahe? Sa mensahe ng kanta. Ayun. Siguro yun po yung pinaka tumatak sa akin. Kasi sabi sa akin na kung tayo ba o di tayo, damdamin ay nalilito. Kung pwede bang malaman ko, ano nga ba tayo? Di ba parang, sa katagal-tagal tayo magkakilala, na-fall na ako sa'yo lahat. Parang, ngayon, ano, hindi ko pa rin alam kung ano tayo, anong label natin, ano yung titulo natin. So nakaka-relate. Oo. Parang humugot ka doon ah. Humugot eh, humugot. Ayun no, lalim. Sige, ang last question ko, anong tip mo sa mga singers na gustong tumaas ang boses o manatiling mataas ang boses nila kasi isa 'yun sa mga kapansin-pansin sa iyo eh. Actually sir, dito sa pagtaas ng boses po, siguro yung proper way of singing po talaga na natutunan ko po kay Miss Jai. Yung tamang pagbuka po ng bibig, tamang pag-use ng mga words, kung ano yung mga certain words na dapat ibubuka mo talaga yung bibig mo. Kasi po, pag may mga certain words po na minsan pag kinakanta mo sa nakaganon lang yung bibig mo, pwede pong yung palette po ng ating ayan, ng bunganga natin. Ano, so masayad po siya dito sa ano, sa ating leeg. So kaya nagiging throaty po sa pakinggan, which causes po ng pag ano pamamaos. Kaya namamaos po yung isang yun po talaga. Yun yung pinaka natutunan ko po kay Miss Jai, yung proper way of singing. Kaya sobrang thankful po ako and grateful na kilala ko si Miss Jai. Hindi ka lang technical singer kundi intelligent singer pa. I'm sure malayo marami po sir. Mo Jeremiah. Salamat po. Congratulations sa song. Thanks Yanni. Thank you po. Thank you Sir Jojo.